Dios, sang ayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Araw ng Martes, sa unang linggo ng 40 araw na ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga daladalang intentions sa banal na misang ito. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laan sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na wala ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi, hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung kayo po ay nagsimba noong Miyerkules di Abo, ang ating pagbasa doon ay nakasentro sa tatlong haligi ng Kwaresma. At sa tatlong haligi na ito ay isa dito ang binigyan ng diin, ang panalangin, pagkakawanggawa, pag-aayuno, at pananalangin. At ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pananalangin. Kung pinakinggan po ninyo ang ating unang pagbasa na kinuha po natin kay Propeta Isaías, maiksi, napakaiksi ng ating unang pagbasa, subalit malaman at makahulugan. Inihalin tulad ng Diyos ang kanyang salita sa ulan at niyebe, na ang sabi doon, pagpatak nito sa lupa, hindi na ito magbabalik. Ito'y kakalat sa lupa na magiging pandilig kung kaya't nagkakaroon ng ani ang magsasaka at nagkakaroon tayo ng pagkain dahil sa niyebe at ulan. At ang paghahalin tulad niya, ganun din ang aking salita. Hindi ito mapaparam
hanggat hindi nagkakatotoo. Ang kaugnayan po nito sa ating ebanghelyo na kung saan ay itinuro sa atin ngayon ang panalangin na tinatawag po nating Lord's Prayer, panalangin ng ating Panginoon. Ang salita mismo na kung saan si Jesus ang gumawa ng panalangin ito na napaka-basic para sa atin. Pwedeng ilang beses po natin ito dinarasal sa isang araw. Ano? Minsan, mayroon pong nagpa-counseling sa akin patungkol sa kanilang nararanasang mag-asawa. May problema. At itinanong ko kung kumusta ang kanilang prayer life. Ang sabi sa akin ay, pag may kinakailangan lang, Father, kami nananalangin. Mabuti pa ang pagkain siguro, 3 times a day. Pero ang panalangin ay kung mayroon lang kailangan. Kung ating titingnan ay ang panalangin ay dapat ilang beses ginagawa sa isang araw. Sa rotation ng ating buhay sa araw-araw, tingnan na lamang po natin, pagkagising, dapat nananalangin. Ano ang panalangin pagkagising? Magpasalamat sa Diyos dahil pwedeng idiretso ng Diyos na hindi tayo magising. Subalit ginising pa rin tayo ng Diyos, hindi ba dapat tayo'y magpasalamat sa Diyos? Bago maligo at pagkatapos maligo, bago kumain at pagkatapos kumain, bago lumabas ng tahanan at pagdating ng tahanan, bago magtrabaho at pagkatapos magtrabaho, pagdating naman sa gabi, mananalangin, magdarasal, bago matulog. At kung titingnan po natin sa isang araw na ito, ilang beses dapat tayo nakikipag-usap sa Diyos. Ito'y pagbibigay pansin na hindi natin hawak ang buhay kung hindi Diyos ang may hawak sa bawat isa sa atin. At ating inaangkla ang ating mga sarili sa Diyos na pinanggalingan ang ating buhay. At hanggang ngayon, Siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan na dapat i-recognize ng tao. Ang panalangin pong ito ay divided into 2 parts. Ano? Ang una ay nakasentro sa Diyos, ang pagpupuri sa Diyos, pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, at sinundan ito ng 2 petitions. Ang unang petisyon ay ang paghahari ng Diyos na sinasabing maghari nawa ang iyong kaharian, at ang 2 petisyon, nawa ang iyong kaluuban ay tunay ngang maghari ngayon sa sanlibutan. Yun ang unang parte ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang 2 ay ang nakasentro naman sa atin, kaya inumpisahan ito ng paghingi ng tinapay. Subalit pansinin po ninyo, hindi po nakaimbak ang tinapay dahil sa katagang bigyan mo kami ng makakain sa araw na ito. Hindi po sinabi dito, bigyan mo kami ng makakain sa loob ng 1 linggo. Kung hindi sa araw na ito, makontento po tayo kung anong ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Araw-araw na paghingi sa Diyos, araw-araw na pananalangin, at sinundan ito ng paghingi ng kapatawaran. At kung papansinin po natin ang paghingi ng kapatawaran dito, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, dahil may kasunod na sinasabi ditong petisyon, kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ipinaliwanag ito sa bandang hulihan. Ang sabi po dito ay, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo,
gayon din naman patatawarin kayo ng Amang nasa langit kung ito ang inyong ginagawa. May kondisyon po ito. Ano ho? Mapapatawad lang tayo sa ating mga kasalanan na hinihingi natin sa Diyos kung tayo'y marunong magpatawad sa ating kapwa na nagkakamali at nagkakasala sa atin. May tatlo ring nakapaloob po dito sa panalangin na ito, maliban doon sa divided into two parts ang Ama namin. Ang una ay yung pagiging two-way prayer. Ano, ang panalangin naman kasi ay hindi monolog. Ito ay dialogue. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Pero ang kadalasan na nangyayari, petition lang tayo ng petition sa Diyos, hingi ng hingi. Sa parte ng dapat pinakikinggan natin ang Diyos, tatahimik tayo at magninilay kung ano ang tugon ng ating Panginoon. Hindi lang yung tayo parati lang ang nagsasalita, na hindi man lamang natin pinakikinggan kung ano ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya nga sa parte ng misa, mayroon po doon pagtahimik. Mayroon doon pagluhog na tayo lamang ang luluhog sa Diyos. Nananahimik tayo dahil nangungusap ang Diyos sa katahimikan. Subalit kung pagkatapos nating manalangin, pagkatapos nating sabihin ang lahat, ay hindi tayo mananahimik. Hindi ito panalangin. Monolog ito sa Diyos. At pagkatapos inaantay natin na dumating ang ating hinihiling, at pagkatapos hindi darating ang ating hinihiling, ang Diyos ang ating sinisisi. Ang katanungan dito ay, nakikinig ka ba pag Diyos ang nagsasabi? Pag nangungusap ang Diyos, pinakikinggan mo ba siya? Dialog po ang prayer, hindi monolog. Kaya nangangailangan ng pagtahimik paminsan-minsan pagkatapos natin maisiwalat ang ating mga kahilingan, ang ating mga kailangan sa Diyos. Ikalawang aspeto, plural po ang ginamit dito sa panalangin na ito. Inumpisahan po ito ng pagsasabing, Ama namin, Our Father. Hindi po sinabi dito, My Father, Aking Ama. Kung hindi, lahat po tayo, in a plural form, ito ang turo ng ating Panginoon. At kapansin-pansin din po nung sabihin, bigyan mo kami ng makakain sa araw na ito. Hindi sinabing, bigyan mo ako ng makakain. Alam niyo po anong implikasyon nito? Bagamat personal, may personal na pananampalataya tayo o relasyon sa Diyos. Parang sinasabi dito ng Diyos, huwag mong kaliligtaan ang iyong katabi. Huwag mong kaliligtaan ang iyong kapwa na nangangailangan. Dahil ang grasya na ibinibigay sa atin ay hindi per se para sa atin. Kaya nga sabi nga po ng isang spiritual father at that time, alam niyo po yung mga excess na nasa atin, yung mga bagay na sobra-sobra sa atin, ang sabi noon ay hindi yun atin. Ipinagkaloob yan sa iyo para i-channel mo sa nangangailangan. Ikaw lang ang ginamit na instrumento ng Diyos para maibigay ang sobra sa iyo, ang excess sa iyo, maibigay doon sa nangangailangan. Kaya yung nagbibigay na hindi naman excess sa kanyang pamumuhay, yun ang kinalulugdan ng Diyos. Dahil may kirot sa kanyang puso na ibibigay niya, hindi dahil gusto niyang ibigay, kung hindi kailangan ng kanyang kapwa, kaya niya ibibigay. Plural form. Kaya sabi ko nga po ay, tingnan niyo ang cross, vertical at horizontal, patungo sa Diyos at patungo sa kapwa.
Dahil hindi po tayo nabubuhay na mag-isa, mayroon po tayong responsibilidad sa bawat kapwa natin, lalong-lalo na yung nangangailangan. Plural form ang ginamit sa ating panalangin. At ang ikatatlong aspeto, panalangin po ito ng Panginoon. Ano? Ikong panalangin po ito ng Panginoon, na parabagang kung binibigkas natin ay parang memorize ay basta-basta na lang maidasal. Tingnan niyo po, tayo po ang nagdarasal, Diyos ang nagbigay sa atin ng panalangin na hindi natin pinagninilayan kung anong mga salita na nakapaloob sa panalangin na ito. Alam niyo po, noong nag-aaral pa kami ng theology, nung mga seminarista pa po kami, itinuro sa amin, sa aming klase ng liturgy, ng aming subject, patungkol po sa banal na Eucharistia. Ano kaya nga, itinuturo dito na ang pari ay persona Christi, ibig sabihin ay instrumento lang ang pari dito. Sa lahat ng mga panalangin na sinasambit dito sa Eucharistia, sa banal na misa, ito'y pag-aalay ng ating Panginoon sa Kanyang Ama. Pag-aalay ng bugtong na anak sa Kanyang Ama. Kaya inialay niya ang Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kung babalikan po natin noong unang panahon ng mga Israelita, kung papaano sila mag-alay ng isang hayop na kinakatay sa altar, kung bakit, kung ano ang layunin ng pag-aalay na ito, para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao, yung pari lamang na nag-aalay ang nangunguna. Subalit ang kanyang pag-aalay, ang kasalanan ng pari at ang kasalanan ng mga taong nag-aalay noong hayop para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Subalit noong ialay ng ating Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, nung dumanak, dumaloy ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran, doon po natapos yung rito na yon ng mga Israelita. Dahil pinalitan po ito ng pag-aalay ng sarili ng ating Panginoon na hindi na mauulit, dahil yon ang naging kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ito po yung Eucharistiyang sinasangayon natin. Kaya nga yung mga presidential prayer po dito, lahat ng nangyayaring prayer, kaya nakapaloob din po yung panalangin ng ating Panginoon na itinuro sa atin, na ating napakinggang ebanghelyo ngayon. Nandyan din sa banal na misa, dahil ito'y pagluhog ni Jesus sa Kanyang Ama para sa ating mga kasalanan, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan na itinuturo sa atin ng simbahan, na ang banal na misa ang pinakamataas na uri ng panalangin, isang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos. Kung ganon, kung lahat ng ito'y si Jesus ang gumanap at that time nung ialay niya ang kanyang sarili, maging ang ating panalangin ngayon, bakit hindi po natin siniseryoso? Sa tatlong aspetong ito, two-way of prayer, it is a dialogue, not a monologue, plural form, dahil mayroon tayong responsibilidad sa ating kapwa at panalangin ito ng ating Panginoon. Pag-aakto ni Jesus sa banal na misa. Ito ang panawagan sa atin, my dear brothers and sisters, na naway ma-inculcate po sa ating mga puso't isipan na magbibigay sa atin ng kahulugan at mabungang pagdiriwang ng Kwaresma. Amen. Para sa mang maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Yung bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama,
anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay mapakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Iladakila na parito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po'y magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pahintasa, makasalo sa'yo kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayun o't pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Tayo po ay magsitayo.
Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, naway aming mapakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay na ito upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating pong ika-4 ng Marso, ay sisimula natin ang buwan ng prosesyon at pagdarasal ng Santo Rosario sa madaling araw tuwing unang Sabado ng buwan bilang ating pagpaparangal sa mahal na ina ng mga biyaya. Ito po ay sa ganap na 5 ng umaga sa harap ng ating Fountain of Hope. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Nagpapatuloy po ang araw-araw na pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, bahagi ng ating paggunita sa panahon ng Kwaresma, ang pambansang Dambana ay magsasagawa ng lakbay parokya ngayong darating na 17 ng Marso. Dadalawin natin ang mga holy doors ng mga Jubilee Churches dito sa Archdiocese ng Lipa. Mangyaring makipag-ugnayan sa numerong nasa screen o sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ilabas po ninyo o hawakan ang mga religious articles na gusto po ninyong pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang bindisyon sa mga bagay na ito na hawak-hawak nila, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa inyong pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapiling niya.